Excuse me po! Charing. Ano na naman ang excuse mo para hindi mag-gym or mag-exercise today? What naman? I have a list. I have a list. Plus, ang mga pinakagasgas na excuses na sinasabi natin sa mga tao at sa sarili natin, lahat yan ay pag-uusapan natin sa pinakabagong pakulo ng Siligang sa Gabi na Podcast, ang Reddit Set Go! Go! Saan magbibigay tayo ng opinion at makikimarites sa mga isinasangguni ng mga Redditors about adulting life at kung ano-ano pa. Pero bago yan, if it's your first time here on the pod, welcome to episode 141 of Siligang sa Gabi, the podcast. 141. Yes. 141. Ako po si Jed at syempre nandito po si Isha. Hi Isha, fresh. Hello. Na fresh. Bagong recharge. Yes. At hello Mike na live ngayon from Cebu. Ano? Cebu, pasok Mike. Nagbabalita. From kabayan. Yes, nandito nga tayo sa Cebu ang mga panahon na ito. Ang panahon ay maayos naman, ngunit inaasahan na babagsak ang ulan sa ilang saglit lamang. Back to you, kabayan. Hindi ka man lang nagmaayong udto. Ganun. Wala man lang regional feels. My God. Ano ba yan? Ang batian dito ay Kamsami. Korea. Kasi ang daming Korean pala dito sa Cebu. Nagpunta ako ng Boracay, puro Koreans. Akala ko nasa KBS ako. Oh my God. Korea Broadcasting System. Okay. Pagpunta ko ng Cebu, puro Koreans na naman. Kamsami na naman tayo dito. As smelly ka. As smelly ka Tiberos kasi bakasyon mo yan. Puro kamsami. Mm-hmm. So, yan po si Mike po ngayon ay ang batang liwaliw. Ang batang lagalan. Yes. Oo, yan true po ang yes packaging. Hello mga ka-okra natin na Cebuanos. Uy, oo nga. Maayong unto sa iyong adlaw. Dapat pala nag-hi ka sa mga ka-okra dyan. Oh, dili man ako marunong mag-Bisaya, Bisaya. Wow. Ang saya ng iyong trip dyan. And for sure, sure na sure ako na hindi ka nakapag-workout. Sure na sure ako. I tried. Okay. Pero nakapag-walking good naman enough siya. Ang dami niyang lakad. Totoo. Diba? Pero yun nga ang natin ngayon, topic natin ngayon, ang mga pangunahing excuses kung bakit hindi tayo nag-gym, kung bakit hindi tayo fit, kung bakit hindi tayo nag-diet. Tutumbukin natin ang mga dahilan ng mga sinasabi ng mga tao. Tumbukin mo yan. Four months to go. Sino may birthday? Gaga. Si Jesus. Mag-birthday mo si Jesus. 4 months to go. Tapos ang 2023. So ang tanong ko ay, payat, fit, at may abs na ba ang lahat by now? It's never too late than ever. I don't wanna answer. Kasi diba, marami nag-aano yan sa New Year's resolution nila. Pero pa-September na po. So, ano nang nangyari sa natin, fitness goals natin? Ang sabi ni Western Clue 817713. Ay, 8177 lang pala. Mm-hmm. Hindi pala kasi may 1-2. Wrong number. parang cellphone number. Sabi niya, ito ang question niya. What is the main reason why you don't work out, diet, or just be fit in general? I just thought of this question just because I always see the same people in the gym and I really was curious as to why less people try to be more fit and have the best versions of their bodies here in the Philippines. Before natin basahin ang comments ng mga Redditors, tayo muna ang sasagot. Kasi tayo, expert tayo dyan. Bakit ni tayo? You've come to the right place. Kami ang talagang dapat makasagot. True. You posted the right post. So yun ang question. Bakit nga ba hirap na hirap ang mga Pinoy? I don't wanna generalize, pero most of the time, yung mga Pinoys nga ay hindi makommit sa fitness. Diba? Hindi sila as any tao in general. Diba? Sa ibang bansa rin,
parang yun din problema. Ah, talaga? Nila. Hindi kasi feeling ko yung mga taga-Japan, di ba fit sila kasi lagi silang lalakad? Yung mga ay, oo. Wala masyadong mataba sa Japan. Except for the sumo wrestlers because they are sumo wrestlers, di ba? Oo, wala masyado. Kaya pag nagpunta tayo doon, ay, hindi yan Japanese. Halata. Shucks, mag-stand out ako. Isa. Naku, isa. Hindi lang ikaw, pati oh, kami. No. Diba? I'm sorry. Yung mga Chinese, diba, hindi rin sila, wala masyadong, ako basically sa nakikita ko, wala masyadong ano, parang heavier side ng mga Chinese. Yes. Diba? Mm. Parang wala masyadong obesity case sa kanila. Although, I might be wrong bilang hindi naman lahat nakikita natin. Pero parang feeling ko lang, tama, sa food. Kasi diba sa Japan, wala masyadong, hindi siya super alat, hindi siya super savory. Yes. Lahat malinis lang, tapos masarap. Parang ganun. Correct. Versus yung sa atin sa Pilipinas, ang daming seasoning, diba? May mga pa-magic pellets, may mga pa-magic droplets, lahat minamagic na. Uy, ang Ajinomoto ay galing Japan, ha? Ajinomoto. Umami, oo. Pero hindi naman, kasi yung MSG, hindi yata nakakataba yun. Hindi naman siya cost lang. Hindi kagaya na sodium. Palasa lang. Yung sodium kasi nakakatab, oo, nakakaano yung sodium, nakaka-blow. Asin. Diba? Yung ganyan. So, feeling ko yun. Pero ito, ano ang madalas yung excuse? Like kayo, like kunwari, kahit sa sarili nyo ah, like kunwari, ah sige, nakaschedule na mag-workout ako this week, ganyan. Pero ano yung lagi nyo sinasabi sa sarili nyo or sa friends nyo pag mag-workout kayo? Tapos ayaw nyo pala. I think kayong dalawa lang makasagot nyan kasi ako wala tuloy sa schedule. Oy, is na pupunta ka ng diba? Pupunta ka ng UP. Nag-jump rope ka kaya dati. Oh, naglalato-lato ka pa. Yun nga Kasi, ewan ko ba? Hindi, nung tumigil ka. Yun nga yung question is, nung tumigil ka, ano yung excuse na sinabi mo sa sarili mo? Bakit ka tumigil? As simple as it sounds, tinamad lang ako. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Parang, okay, ganun. So, it's like, hindi ako... I guess hindi ako motivated enough to tuloy-tuloy siya. Ganun. Mm. Alam mo, isa rin yan sa ano ha? Isa rin yan sa mahirap sa fitness. Ang dali niyang tigilan, pero pag tumigil ka, ang hirap ulit simulan. Ay, oo. Diba? Ang hirap yun talaga. Yun yung pinakamahirap talaga na part. Ang hirap mag-restart. Totoo yan. Ewan ko ba? Why? But anyway. Why? Ako yung pinakagasgas na sked na ano na excuses ko lagi pag ganyan. Sa sarili ko lang to ha kasi hindi mo nag-workout with others lately. Ako lang talaga mag-isa. Like na sabihin na ano, bukas na lang gagalingan ko bukas. May bukas pa. Bukas dodoblehin ko. Ganun. Laging ganun yung sinasabi ko. Ito parang, ako rin, na parang minsan, mo, diba? Sige, parang ako bukas na lang tapos agahan ko para ano ganyan. Correct, tapos wala, no? Wala, hindi naman nangyayari. Agree. Mm-hmm. Ikaw, Mike, ano pinakagasgas na excuse mo sa sarili mo or sa coach ako, mo? Ako, ano, may meeting. A work. Mm-mm. Totoo. Kasi totoo, diba yung gym ko naman, hindi naman siya isang tumbling lang. Dinadrive ko pa talaga sa 30-minute drive siya. Totoo. So minsan pag naipit ako sa work or minsan sasabihin ko na, sige bukas tayo, morning kasi marami akong meeting ng afternoon. Hindi naman ako morning person. Hindi ko talaga kaya gumising ako. Nagpipiling ka naman na morning. Sino niloko mo, bes? Ilang beses na talaga ako nagsabi na morning tayo. Tapos ang ending, wala. Nag-text na yung coach ko, nasan ka na. Nakapanis na laway pa yun nandito sa bibig ko. Wala pa. Hindi pa ako nakaalis. May maputi-puti ka pa dito. Ganun. Totoo yun. Grabe no. Ang hirap talaga. Uh-oh. Tsaka ano ko, creature of habit. Pag halimbawa, lagi akong 6 p.m. nag-workout. Pag luwagpasan na 6 p.m., ayoko na. May ganun ako. So, pag nalipasan, nakakatamad na tuloy kasi hindi ko ginawa ng 6, ganyan. May ganun ako lagi. So, hindi ko rin alam kung anong mali sa akin. Oo. Or ako, feeling ko ano rin, parang di ako nag-guilty. Eh, di ba usually dapat maano ka na, ay, ano ba yan? Di ako nakapag-exercise, kailangan ko pumawi. Ginawa. Ako parang wala, parang, ay, sige, bukas na lang, ganyan. Tapos parang wala na intention. O kaya kakain ako bongga, sabi ko, oh my God. Tapos parang wala. Wala man lang ka-guilty-guilty na nararamdaman. Totoo. Mali po ba to, listeners? Silingan sa Gabi is an original podcast produced, edited, laid out, and home-cooked by Jed, Isha, and Mike. Don't forget to follow us on Spotify to never miss an episode. Dahil may miss namin kayo.